kalusugan at gaano mumantignan hindi makatao na ang tao tumitira sa kulungan ng baboy. Kaya naman nung nalaman ito ng publiko na may magkakapatid na di mano inabandona ng kanilang mga magulang at ngayon nakatira sa isang koral, marami ang naantig at nagpuyos. Nakatira ang magkakapatid sa Ayusan Sur sa Vigan City, sina John Mar at Jodimar Del Rosario, 17 at 15 anyos. Sa limang kulungan ng baboy na narito, ang isa ang nagsisilbi nila kwarto. Hindi po kayo makatulog dahil maingay po yung mga baboy. Maya-maya pa, nagsidatingan galing sa eskwela ang tatlo pa nilang mga kapatid, sina Joanna May, Jaira at William, 14, 8 at 7 years old. Ang labas ng kulungan ang nagsisilbi nilang kusina. Ang mga lalaki ang naghanda ng panggatong. Habang ang mga babae ang nagsaing at nagluto ng ulam, sina bawang malunggay na may sardinas. Minsan po, pag wala si kuya, kami po yung nagluluto. Pero pag pumapasok po kami sa eskwela, sila po yung nagluluto. Hindi nila alintana ang masangsang na amoy ng mga baboy. Yung iba kayo ano, nababanguan pag kumakain kayo? Di na po. Kasi po, sanay na po kami na kumakain na. Naamoy yung baho ng baboy. Sa poso malapit sa koral, doon na rin sila naliligo. Nito lang Biyernes, nawala ng kuryente ang kanilang lugar. Kaya ang magkakapatid, nagtiis sa init at lamok ang tangi lang nilang liwanag mula sa iisang kandila. Napupuyat na din po sa dahil sa hindi sila makatulog. Mainit din. Madaling matulog, lalo't malimit umaatungal ang mga biik. Pero lahat ng ito, kanilang tinitiis. Hindi po kayo makatulog dahil maingay po yung mga baboy. Dalawang taon na pala silang nakatira sa koral ng baboy na pag-aari pala ng kanilang mga tiyuhin at tiyahin. Inalok naman daw sila ng kanilang tiyo Randy na tumira na lang sa kanilang bahay. Wala pang 50 metro ang layo mula sa kulungan ng baboy. Pero dahil siksika na rin sila doon, pinili na lang daw ni na John Mark na dito tumira. Gusto ko na sanang tumira sa bahay, kaso lang masikip. Ilan po ba kayo doon sa bahay niyo? 6, ma'am. Maliit lang. Kaya hindi naman kasya. Kaya dito sila nag-decide na tumuloy, tumira. Ang kalbaryo ng magkakapatid nagsimula raw nung nagkawatak-watak ang kanilang pamilya. Taong 2004, nakulong ang kanilang ama sa kasong homicide. Lumaya ito nung 2012, pero dahil umiwas na sa kanyang mga naagrabyado, nagpakalayo-layo hanggang nakapag-asawa ng iba. Ang kanila namang ina na dating labandera, sumama sa ka-textmate daw nito sa Cagayan. Kaya ang magkakapatid, naiwan na lang sa kanilang lola. Hiningan mo ba siya ng paliwanag? Yes, ma'am. Humingi rin ako. Bakit mo kami iniwan ng parang walang anuman man lang, sabi ko. Ang sagot niya, yung hayaan ko na lang daw sila, ma'am, na walang makain. Hayaan ko na daw silang mamatay. Siyempre, alangan naman, kapatid ko ma'am, alangan naman na pinapanood ko dyan na naghihirap. Maayos naman daw ang trato sa kanila nung una, pero nag-iba raw ang ihip ng hangin nung minsang pagbintangan silang nagnakaw ng pagkain. Meron kasi yung mga bagay na nawawala sa bahay niya ma'am, gaya ng mga pagkain niya, mga gamit niya. Pero nakikita naman ng mga kapitbahay yung kumukuha, pero pag sinusumbong, ay parang pinipilit pa rin niya nasa amin. Kaya napilitan ang mga bata na umalis sa poder ng kanilang lola. Nakiusap daw sila sa kanilang tiyo Randy na siya na lang ang kumupkup sa kanila. Pinagawan daw sila nito ng barong-barong. Inoper ko siya doon sila sa kubo na tumira para hindi maamoy yung baboy. Butas-butas yung kubo. Pag umulan, babalik naman sila sa babuyan na matulog. Pero nasira ito nung bagyo, kaya napilitan na lang silang sumilong muna sa kulungan ng baboy. Para
makaitaguyod ang kanilang mga sarili, si John Mark at Jody Mark sumasideline sa construction. Siyempre ma'am, pag sumuko ako para ko na rin pinatay yung mga kapatid ko. Kasi ma'am, pag di ako nagtrabaho, wala kaming kakaniinin pare-pareho ma'am. Ang kinikita nilang magkapatid, pinagsasama man nila para sa kanilang mga pangangailangan, hindi pa rin talaga sasapat. Minsan po may kinukontranta kaming bahay at kalsada. Pero may linggo po na wala kaming trabaho dahil walang kumukuha sa amin. Sub-sub man sa trabaho sina John Mark at Jody Mark, pinilit pa rin nilang isingit ang pag-aaral. Tuwing Sabado, pumapasok sila sa ALS o Alternative Learning System ng DepEd. Makapagtapos lang sila ma'am ang pag-aaral, magkaroon sila ng magandang buhay kahit pwede stay na ako dito sa ganitong buhay ko, basta sila lang makaangat, okay na ako. Sana balang araw ma'am, makakakita kami ng mas maayos na tirahan para di na kami dyan natutulog. Nung una, sina John Mar at Jody Mar lang daw ang umalis sa kanilang lola. Pero kalaunan, sumunod sa kanila ang tatlo pa nilang mga kapatid na sina Joanna May, Jaira at William. Mula noon, sila-sila na lang daw ang magkakaramay sa isa't isa umaasa. Ang kwento ng mga magkakapatid, in-upload ng Radio News Director sa Vigan na si June. Sa City Hall, nasabi ng mga opisyal na pupunta sa barangay kasi may bubuksang housing project. Kaya sinabi ko sa team ng reporter namin, puntahan nga ninyo kanong project yun. Tapos nung puntahan, it turned out na yung mga magkakapatid na nakatira pala sa kulungan ng baboy. Naiyak. Sa tagal ko na sa radyo, 20 years na, ito lang yung istoryang iniyakan ko. May paliwanag naman ang lola ng magkakapatid. Hindi naman ako nagagalit noon. Sila lang ang nag-umpisa yan. Kwento niyo po sa naman, bakit po? Hindi ko alam kung bakit nila na nagagalit sa akin. Eh, pinapakain ko naman sila. Hindi kami nag-aaway. Minsan hindi ko pinapalo sila, kahit minsan. Sila nang babato sa akin. Batid daw niya ang hirap ng sitwasyon ng kanyang mga apo. Kaya noon lang daw Setyembre, kinuha niya muli sina Joanna May, Jaira at William. Eh, bakit ako naman tumutulong sa kanila? May iba bang tumutulong sa kanila? Hindi ako. Kahit ano, hinihingi nila sa akin, binibigyan ko naman sila. Sabi nga yung mga tao dito, ikaw bang masama, ikaw bang nagbibigay, sabi nila. Ayon sa social worker officer ng Vigan City na si Selly, noon lamang the Webes, nagtungo sa kanilang tanggapan ang ina ng mga bata, si Ronaline. Nalaman namin na hindi pala in-stop yung Shaka's card, tuloy-tuloy pa rin pala. So sinabihan ko siya, ba't di ayaw mong ibigay? Kasi nung na-receive na naman daw niya yung cash na nailabas na naman niya, umaalis na naman. Tapos iniiwan lang yung konting bigas sa kapagkain sa mga anak. So ngayon sabi ko sa kanya, pwede bang bigay mo na lang yung cash card sa anak mo? Ang benefits niyo na makukuha sa 4-piece, hindi naman para sa mga magulang, kundi para sa mga bata. Tapos pag nandun, nang yabang-yabang ma'am, sabi niya, nandito na ako, ang sarap ng buhay ko dito. Pero pag umuwi naman, wala namang dala ma'am. Sabi niya, mayaman daw yung kalibin niya dun. Pero pag umuwi, kahit pamasahe, wala naman. Ang ama ng mga bata, nakausap din ang aming team, nabalitaan daw niya ang kaawa-awang kondisyon ng kanyang mga anak. Masakit daw ito para sa kanya, pero wala rin siyang magawa. Sadyang napakalungkot ma'am na nalaman ko ang kalagayan ng aking mga anak. Ganon pala ang sitwasyon nila sa pagkakataong ito. Sabihin na nating napabayaan namin dahil sa hirap na rin po ng buhay na meron kami. Bagamat gayon pa man, pinagsisikapan ko din po na suportahan sila sa abot ng aking makakaya. Ganon pa man, hindi po ako tumitigil. Bilang isang ama, obligasyon ko po na ibigay ang pangangailangan ng aking mga anak. Sa harap ng DSWD officer at ng opisyal ng barangay, nag-usap-usap ang ama at ang lola ng mga bata. No, dadto magamin nang to ma. I'm sorry. Agga po kada tayo ko mga minda yo ko na tayo nga panagbalbalo da tao binda dita. No anya nga minda yo makikita da kada tayo ko no. Nga minda yo prato tayo kada kwa da isu it direct like us then back. Direct lay as back. Nga sabihin nga wa ti buka dita na ni kam kam nga lay nga ba may dita sa minda. Dai jay garut ti nagdakkel nga salutsod nang eh. Nakubing da kita pay may tulod da kada sumbatan iti kasjay. Wa na dili nga sa. So, tataka din na mabalin, nakita ang kisitwasyon da, kaya sa pepumata, dito kiti tiyan po nga,
pagbalbalo kay Metenyati, panakitulong kay Pinyadan. Binisita rin ni Mario ang kanyang mga anak. Nangako siyang mas madalas niya silang dadalawin at magpapadala rin ng pera. Bisitahin ko na po sila ng madalas. Samantala, matapos mag-viral ang post tungkol sa magkakapatid na ito, dumagsa ang tulong. May nagpadala ng groceries, mga damit at ilan pang mga pangangailangan. Tinulungan kami ng radio station. Marami na pong dumating na tulong, ma'am. Kaya ito po yung mga tulong. Damit, bigas, mga pagkain, iba pang mga pangangailangan namin. Nag-alok din ang kanilang tiyo Randy na magtayo ulit ng maliit na bahay para sa kanyang mga pamangkin sa bakanteng lote. At bilang pandagdag sa mga naunang materyales na ibinigay ng lokal na pamahalaan. Ito po yung mga binigay ng city government, ma'am, na materials. Hollow blocks, sand, gravel. Tunay ngang kapag ang mga magulang hindi na magkasundo at magpasyang maghiwalay ang kanilang mga anak ang nasasakripisyo. Gayunman, kahanga-hanga ang katatagan ng mga batang ito sa murang edad pa lang, kinakaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa.